sabay-sabay nating tuklasin ang mga kwentong nagniningning. Kwentong maghahatid sa inyo ng makabugsong damdamin. Istorya ng sakit, pananabik at pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat isa. Ang kwento ni Young TV. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, palike po ng aking video, pakiclick na din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para updated kayo sa paparating ko pang uploads. Sorrow of a One-Time Princess, Part 1. Larawan ng panlulumo si Melissa Innocencio habang nakaupo sa upholder chair na nasa harapan ng desk ng general manager ng Security Bank. Halatang pinipigil niya ang pag-iyak. Matiim siyang pinagmasdan ni Mr. Romano Acosta, ang presidente and general manager ng nasabing bangko at may-ari na din ito. Mula pa sa pagkabata, kilala na nito ang dalaga at ang pamilya niya. Isa ito sa bankers ng mga Inocencio, kaya nga concerned siya ngayon sa kaharap na kliyente. "Hindi ko na kaya ito, Mr. Acosta," himutok ni Melissa. "Ginawa ko na ang lahat ng magagawa ko pero tila unti-unti na talagang nasisira ang bawat bahagi ng mansyon. Nauubos na ang perang naiwan ng mga parents ko sa maintenance ng buong family estate." Alam ni Acosta kung gaano kalaki ang problema ng dalaga. Hindi madaling asikasuhin ang isang lumang mansyon na may 15 kwarto at 2 palapag at may 5 toilet and bathrooms. "Kamusta naman ang kinikita ng hasyenda?" tanong ng banker. "Doon ko nga kinuha ngayon ang mga ginagastos ko sa maintenance ng buong lugar. At para sa mansyon at mga kailangan sa hasyenda, halos sapat lamang pero wala nang natitira para ibayad sa pagkakautang ng mga parents ko sa bangko nyo. Pinilaan ko na kasi noon ng papa mo na kailangan nitong asikasuhing mabuti ang hasyenda at rancho nyo, pero hindi ito nakinig. Tila nawala ng gana ito sa buhay mula nang mawala ang mama mo." Napangiti si Melissa. "Talaga namang walang interes si papa sa pagpapalakad ng asyenda. Napilitan na lamang itong tumira doon dahil siya ang tanging tagapagmana nito mula sa mga grandparents ko. Pero nang buhay pa ang mama mo, ayos naman ang lahat. Ang mama ko nagpapalakad sa family estate. Marunong ito, pero hindi din mahusay na negosyante. Hindi nito sinasabi sa papa ang mga problema sa family estate. Ayaw daw nitong gambalain ng papa mo tungkol sa pera dahil abala ito sa pagsusulat na may kinalaman sa novel nito. At nang mamatay ang mama, naiwang nakabitin sa alanganin ang buong asyenda. Kailangan naming ibenta lahat ng laman ng rancho para makasurvive dito. Pero ngayon, tila sagad na ang resources. Pwede pa naman kitang pautangin ng kaunti pang halaga kung gusto mo." "Para ano pa, Mr. Acosta? Lalaki lamang ang utang ko, pero tila wala nang mangyayari. Kakainin lamang ng repairs ang pera." "So anong balak mo ngayon, iha? Ibenta mo na lamang ang lahat?" "Iyan ang ayokong gawin dahil mawawala ang aking ancestral home. Dito ako lumaki at may sentimental value ito. At mahirap ding ibenta ang ganyang kalaking estate sa panahon ngayon. Napakalaki ng halagang involved dito." "Ang Inocencio Eagles ay nasa pamilya namin for 10 generation. Katungkulan kong panatilihin ito sa pamilya. Pero nagdeteriorate masyado ang mansyon. May problema na ako sa plumbing and electricity." Alam ni Mr. Acosta na kasing laki ng isang buong baryo ang lupaing kinatatayuan ng buong Inocencio family. "Dapat ka sigurong makapag-asawa ng isang matandang multi-millionaire na may malasakit sa Inocencio Eagles." "Ginawa ko na iyan minsan." "Pero hindi matanda at hindi milyonaryo si Kenneth Soriano." "Ngunit hinangad nito ang Inocencio Eagles. Hindi ko na uulitin ang pagkakamaling ito, Mr. Acosta. Kahit na solid gold pa ito. Kung solid gold ito, di wala ka ngayong problema." Nagsisisi si Romano Acosta sa pagkakabanggit sa pangalan ni Kenneth Soriano. Dahil hindi masaya ang mga alaala ni Melissa sa pagkakapangasawa nito na sandali lamang nagtagal. Huminga ng malalim ang banker. "So ngayon, anong option mo, Melissa?"
Ewan ko, wala akong kaanak na interesado sa property para mag-alok ng tulong. Ako lamang ang naiwang tagapagmana at akin ang buong inosensyo Eagles. May kaibigan ka ba o kakilala na may maitutulong sa Eagles? Meron, pero ang gusto nito ay bilhin ang family estate at pagkatapos ay isa-subdivide ang buong lugar into lots at ibenta ang mga ito sa highest bidders. Pero gigibay ng mansyon. At ayaw mo mangyari ito? Of course! Mahalaga sa akin ang Innocentia Eagles. May sentimental value ito. At napakaganda ng lugar nito. Nakatayo sa prime oceanfront land ng tagong malapit sa mga bayan dito sa norte kung saan naroon ang mayayamang mga pamilya, malapit sa Kapitolyo kung saan maunlad ang negosyo at maraming mahuhusay ng mga eskwelahan. Mahal ko ang Innocentia Eagles, pero kailangan kong kumilos at baka ilitin ito ng inyong bangko. Matagal nang nakasanla ito. Hindi ito kinontra ni Mr. Acosta. Kailangan ni Melissa na ayusin ang lahat para maisalba niya. Kaya siyang bigyan ng mahabang panahong palugit ni Mr. Acosta, pero sa wakas, business is business. Darating ang panahong hindi na maiiwasang ilitin nila ang property. So anong iniisip mo, Melissa? Gusto kong gawing exclusive condominium o magpapatayo ako ng magagandang bahay sa lugar ng hasyenda na gustong bilhin ng mayayaman para gawing bakasyonan o hideaway. Paano ang mansyon? Ipapaayos ko ito at gagawing combination health center, clubhouse at restaurant, all rolled into one. Ang harbor area ay ipapadeveloped ko, gawing classy kung saan magkakaroon ng boutiques. Nakahanda kang gawin ang lahat ng ito? Oo, pero parang hindi posible dahil napaka-expensive na project ito. Makakahiram ba ako ng malaking halaga para isagawa ito, Mr. Acosta? Hindi. Hindi niyo gusto ang proyekto. Ayos ito, pero hindi ko basta mabibigay ang ganyang kalaking halaga. Bakit hindi? Kanina lamang ay inaalok niyo ako ng karagdagang loan. Alam kong higit na malaki ang halagang kakailanganin, pero ito naman ay napakagandang investment. Pinagmasta ni Mr. Acosta ang kaharap. Malaki ang paggalang nito sa dalaga. Isang journalist si Melissa Innocentia at propesor ito sa isang malaking pamantasan. Pero hindi negosyante ang dalaga. Walang magpapahiram sa iyo ng ganyang kalaking halaga dahil hindi ka estate developer, builder, or architect. Maaaring alam mo ang gusto mo para sa Innocentia Eagles, pero hindi mo alam kung paano isagawa ito. Hindi mo linya ang real estate development at wala kang credibility para makakuha ng loan na kasing laki ng iniisip mo. Pero kailangan ko ng pera. Desperadang sabi ni Melissa. So, kailangan nating humanap ng mga taong may kaukulang credibility para sa ganitong uri ng proyekto. Okay, pero paano? Ano ang dapat nating gawin? Nag-relax sa kinauupuan si Romano Acosta. Mahilig itong magplano ng mga proyekto at natutuwa ito dahil sa suhesyon ng kausap. Bubuo tayo ng consortium, isang grupo ng mga taong gustong mag-invest sa Innocentia Eagles. Magkakaroon ng interest sa project ang bawat miyembro na nakabase sa financial contribution nito. Pero mga estranghero ito, baka sisirain nilang Innocentia Eagles. Of course, pipiliin natin ang members. Kailangan may malasakit ang mga ito sa family estate tulad mo. Ilang mga tao? 3? 6? O 10? 10 mga estranghero? Sa una lamang, makikilala mo ding mabuti ang mga ito dahil isa ka sa consortium at natitiyak kong kikita ang Innocentia Eagles. Parang hindi tamang pakailaman ng mga estranghero ang property. Napakalaki nito para sa'yo. Malulungkot kang mag-isa dito. Pwede kang magpatayo ng isang bahay na tama lang sa'yo at doon ka tumira. Kikita ka na sa gagawing condominium o mga bahay na iniisip mong ipagawa. Pero marami kami mag-share ng mga consortium members na sinasabi mong mag-invest. Of course, pero iyo pa rin ang lugar at ikaw ang magiging head ng consortium. Pero hindi advisable ito dahil wala kang nalalaman sa real estate development. Pero gusto kong pakailaman ang punot dulo ng project, Mr. Acosta. Sa palagay mo ba ay hindi ko kaya ito? Dapat mong maintindihan, Melissa.
na betineraryong investors ang makakasama mo, mga lalaki. Natitiyak kong hindi makikinig ang mga ito sa katulad mong baguhan sa linya ng real estate development. Pero gusto kong makita kung paano babaguhin ang buong anyo ng Innocentio Eagles. Mahihirapan akong makakita ng mga investors kung igigiit mong ikaw ang magiging head sa simula pa lamang. Dahil bata ka pa at inexperienced, pero may ibang paraan, isang uri ng compromise. Paano? Ilagay natin ang buong detalye sa papel. Makipag-ugnayan ka sa isang arkitekto. Sabihin mo dito ang gusto mo. Humingi ka ng sketches at baguhin nyo ito hanggang sa masunod ang gusto mo. Pagkatapos, ipapakita natin ito sa lalapitan kong investors. Magiging higit na simple ang lahat kaysa makihalubilo pa ako sa mga investors sa pagpaplano ng lahat. Ganun ba? Ganun na nga. Magkakaroon ka ng total control sa disenyo ng proyekto at malalaman agad ng mga investors ang kanilang bibilhin. Kapag hindi nila gusto ito, ang babayaran mo lamang ay architect's fee. Magkano naman ito? Hindi naman malaking halaga kung ang arkitektong iniisip ko ay makakatrabaho mo. May naisip ka ng arkitekto? Oo, pinakamahusay ito at kailangan ng Innocentio Eagles ang pinakamahusay sa lahat. Sino to? Ilang taon pa lamang ito sa kanyang career, pero napakarami ng nagawang incredible design. Affiliated ito sa isang prestigious construction firm sa Manila. Pero malapit nang magkaroon ng sarili itong kumpanya at tila dito na sa tagong ito itatayo. Dito sa Davao City? Iyan ang pagkakaalam ko. Lumalapit ito sa home base. Taga dito ba ito dati? Dito ito lumaki. Nakagawa na ito ng project na tulad ng iniisip mo. Naantig ang curiosity ni Melissa. Sino siya? Muling tanong ni Melissa. Isang down-to-earth guy na malaki ang karanasan sa construction, kaya lalong naging mahusay sa arkitekto. Mahirap makatrabaho ito pero sa palagay ko ay magiging interesado ito sa project mo. Inisip ni Melissa kung may nabasa na siyang architect na tumutugon sa description ng kausap. Sino nga ito, Mr. Acosta? Si Kenneth De Silva. Maang na napatingin si Melissa kay Acosta. Ang pangalang binanggit nito ay napaka-familiar. Nangunot ang noon ng dalaga. May namumunting snatches of memories na sumilid sa isip niya. May nakilala akong Kenneth De Silva minsan. Ampo nito ng mag-isawang trabahante namin. Katiwala ng mama ko ang nanay nito sa mansyon at ang tatay nito ay hardinero ng hasyenda. At ang mag-isawang umumpon dito ang tinutukoy ko. Kilala ko, sila Mang Marsing at Nana Rosing. Ngayon ko kailangan sana si Mang Marsing. Kailangan ng Innocentio Eagles ang landscaping overhaul. Hindi ko alam kung nasaan ang mga ito ngayon. Umasim ang mukha ni Melissa. At napakatagal ko na rin hindi nakikita o nababalitaan ang tungkol sa ampo ng mga ito. Si Kenneth De Silva ang tinutukoy mo. Ewan ko, pero ang Kenneth De Silva na nakilala ko nung bata pa ako ay napakasama. Matanda ito sa akin at palagi nito itong pinagmamalaki. Asiwa ito dahil mahirap ang itinuturing ng mga magulang samantalang mayaman ang sa akin. Maliswa ang bibig nito at napakapangit nito. Parang nagtaka si Acosta at pumormal ito. Hindi na ito pangit ngayon. Excuse me. Ang sabi ko, hindi na ito pangit ngayon. Lumaki na ito at napakalaki ng ipinagbago, lalo na sa looking departments. Parang nagulat si Melissa. Nakikipag-communicate ka kay Kenneth De Silva? May account ito dito, malaking halaga. May accounts na ito sa ilang bangko sa Manila, pero ginusto pa rin maglagay dito sa aking bangko for all time's sake. Hindi nga nito makakalimutan ang lugar na ito dahil nagkaroon ito ng police record dito. Nahuli ito sa pagnanakaw, hindi ba? Nagbago na ito. He has reformed. Parang hindi makapaniwala si Melissa. Napakalaking problema ang ibinigay nito sa mga umampon dito at sa mga ito. Nagtataka nga ako kung paano nakapag-ampon ng ganoong klaseng bata sina Mang Marsing at Nana Rosing noon. Hindi kumubo si Romano. Hindi naman siguro ito nakatira dito, ano? Gusto kong iwasan ito. Ayaw ko itong makita. Nakatira ito sa Manila. Ano
ginagawa doon, nag-aahenta ng second-hand na sasakyan? Isa itong architect. Hindi ang Kenneth De Silva na kilala ko. Tulad ng sinabi ko, napakalaki na ng ipinagbago nito. Ang mga alaalang sumagi sa isipan ni Melissa ng mga sandaling iyon ay masakit at pangit, kaya agad niyang iwinaksi ito. Ang kilala kong Kenneth De Silva ay tila imposible makapagtapos ng high school. Nagtapos ito at pagkatapos ay nagtrabaho at nag-aaral ng architecture sa gabi. Nagbabago ang tao, Melissa. Si Kenneth De Silva ay isa ngayong matagumpay na arkitekto na ikinagalang. Kahit kailan ay hindi pa nagsinungaling si Roman Acosta kay Melissa, kaya kailangan tanggapin niya ang sinabi ng may-ari ng bank. Baka naman dalawa ang may pangalan ng Kenneth De Silva at iba itong arkitektong tinutukoy mo. Hindi kumibos si Roman at naramdaman ni Melissa na naiirita na ito sa pagdududa niya. Naging uncomfortable siya at bumuntong hininga. Alam mo ba ang ginawa sa akin ni Kenneth De Silva nang 7 taong gulang lang ako? Inutusan akong umakyat sa pinakamataas na sanga ng puno ng mangga sa asyenda at pagkatapos ay iniwan ako. Alam na hindi ako makakababa. Ilang oras akong naroon at umiiyak. At tuwang titingin ako sa baba, nahihilo ako. Mabuti na lamang at natagpuan nila ako. Mula noon, hindi ko na nagawang umakyat pa sa puno. Napailing ang dalaga. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, ilang gabi akong binangungot. Tumingin si Melissa kay Roman Acosta. Kung ang Kenneth De Silva na ito ang iniisip mo para sa project, ang kasagutan ko ay hindi. Ayaw ko itong makasalamuha. Iyan ang una kong pasya bilang pinuno ng Innocentio Eagles. Iyan ang sinasabi kong kakulangan mo, Melissa. Pinepersonal mo ang pagpapasya. Kung ganyan ang attitude mo, walang pag-asa makakuha tayo ng investors. Hindi magugustuhan ng mga ito na magkaroon ng business relationship sa isang aroganteng babae na hindi marunong mag-isip. Pero Mr. Acosta, seryoso ako, Melissa. Sabi mo nakahanda kang makinig pero tila hindi ganito ang nangyayari. Pagdating lamang naman kay Kenneth De Silva, pero hindi pwedeng magkasama sa trabaho. Ano mangyayari sa family estate? May iba pa namang architects. Hindi lamang naman ito ang available. Hindi nga, pero ito ang pinakamahusay. The best. Si buong Manila? Oo, at alam nito ang pasikot-sikot at may malasakit ito dito. Malasakit? Baka ang gustong gawin nito ay sunugin ang property. At paano mo nalaman? Kailan mo ba ito huling nakita? 10 years ago. Nung 10 years old pa lamang ako, nasara din ako at hinihintay ko ang aking kadate para sa junior-senior prom nung pinagsalitaan si Kenneth ng masasakit. Kinasusuklaman ako ni Kenneth De Silva tulad ng pagkamuhi ko dito. Hindi ito papayag na makatrabaho ako kahit na gusto ko pa na ayaw ko din naman. Papayag itong gumawa ng sketch para sa project at alam kong pagbubutihin nito ang trabaho. Ang Kenneth De Silva na kilala ko sa panahong nagdaan ay ibang-iba sa natatandaan mo. Ibinili nito ng magandang bahay at lupa ang mga adoptive parents nito. Si Mang Marsing, sinusustentohan nito. Pinapadalhan ng pera at lahat ng kailangan. Bumabawi sa mga ibinigay na problema. Kung minsan ay nasaktan ka nito, natitiyak kong tulungan ka nito ngayon bilang pagbawi sa paghingi ng paumanhin. Ewan ko, paano ito makakatulong? Sasama ito sa consortium. Mag-i-invest ito sa project. Dahil naaawa sa akin? Hindi. Pero mahusay na negosyante si Kenneth. Sasama ito dahil magandang investment ito. At for all time's sake, narinig ko na itong nagsalita tungkol sa Innocentio Eagles at alam kong may malasakit ito dito. Baka hindi na ito magbayad ng fee sa serbisyong gagawin. Hindi kumibos si Melissa. Tatawagan ko si De Silva para mag-set ng appointment. Huwag! Ayoko, Mr. Acosta. Para makapagharap lamang kayo, sabihin mo dito ang mga idea mo tungkol sa project at pakinggan mo ang sasabihin nito. Pakiramdaman mo kung magkakasundo kayo. Tingnan mo kung katulad pa rin ito ng dati. Wala kang obligasyon na ipagpapatuloy ang lahat kung ayaw mo. Kung gusto mo, sasamahan kita. Hindi naman ako natatakot kay Kenneth De Silva.
itinaas ni Melissa ang baba. Hindi ko lamang ito gusto. Magugustuhan mo na ito ngayon. He is a nice guy. Marahil ay nagrarebelde lamang ito noon dahil mahirap sila at mayaman ka. He wished that Innocentio Eagle was his. Kaya pagsamahin niyo ang secret wishes nito at ang iyong mga idea at hayaan mong gumawa ito ng sketch. Maaaring mahusay ito. May karir at reputasyon si De Silva na inaalagaan. At nasa iyo ang final decision, Melissa. Kung ayaw mo ang trabaho nito, matatanggihan mo. Nasa ilalim ito ng iyong kapangyarihan. Inisip ni Melissa ang huling pagkakataong nagkita sila ni Kenneth. Ang masasakit na sinabi nito sa kanya. Kahit na naiwaksinan niya ito sa isipan, nasasaktan pa rin siya kapag naaalala ang lahat. The hurt and humiliation remained. Marahil ay magkakaroon siya ng kasiyahan ngayong magpapa sa ilalim na sa kapangyarihan niya ang dating kaaway. Abangan! Siya nga ba ang dating Kenneth De Silva na kinaiinisan niya? Malapit na nga ba silang magkikita at magkakasama sa negosyo? Negosyo lang kaya ang magiging deal nila o pati ang mga puso nila? Abangan po natin sa susunod pang kabanata ng aking kwento. Thank you for watching. Keep safe po and God bless.